Hello guys! Hello Farsign, Leo R. Sagittarius. Welcome dito sa akin channel. Kapalaran 888, Farsign, Leo R. Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa pananood. Farsign, Leo R. Sagittarius. Farsign, Leo R. Sagittarius. Okay, meron kang 3 cards dito. Farsign. 19, 10. Nakikita ko sir dito na siguro may mga situation sa buhay mo, especially sa tahanan, loob ng tahanan, in relationship. Nakaranas ka siguro ng problema, like nasira, nabasag, bumagsak yung tower mo. Kung ano man yung foundation na meron ka. Usually yung foundation natin minsan is pamilya talaga. Pamilya, relasyon. Intimate, asawa, boyfriend, girlfriend, kaibigan. Pero yung iba din, ang foundation nila, minsan may hindi naman importante sa kanila yung relationship, hindi pamilya yung importante. Ang foundation nila talaga is money, work, career. So alin man dito ang bumagsak sa buhay mo, sinasabi ng Baraha sa'yo dito na posibleng ngayong weekend is may pagkakataon ka para ayusin ito, para makaalis ka sa stagnation, para makaalis ka sa kung ano man itong restrictions, para maayos mo, makumpuni mo, maibalik mo yung dating nawasak na relationship or nawasak na trabaho, nawala ng trabaho or kano pa man. This weekend, sinasabi ng Baraha na if ever man single ka, looking for a relationship, may possibilities dito na makatagpo ka ng isang tao, babae ka man o lalaki, na pwedeng mag-offer sa'yo ng kasal or relationship, or intimate relationship, pakikipagkaibigan, connection, or kano pa man. Stability sa tahanan, house, king of heart, love. Sinasabi ng Baraha sa iyo dito na yung pagkakaroon ng tahimik na buhay, pamilya, pagkakaroon ng buhay emosyonal, is nakadepende yun sa iyo. Kasi parang sinasabi ng Baraha, meron kang mga choices, meron kang mga actions na hindi angkop para maging peaceful ang family mo. So, ibig sabihin, self-realization to, Farsign Leo R. Sagittarius. Meron kang mga actions sa buhay mo, meron kang mga decision-making na siya yung nagiging parang mitsa ng pag-aaway ng pamilya. So, kailangan mong ma-realize sa weekend na to na hindi ka perpekto. And lahat tayo dito sa mundo ay hindi perpekto. Pag may pagkakamali ka, kailangan mong aminin na, ah, mali ako. Hindi yon kabawasan ng ating pagkatao, yung aminin natin na mali tayo. Kahit sabihin mong matanda ka na, mas may nakakabata sa'yo, mas may edad ka sa kanila, pag mali ka talaga. Pag tama ka, parang ganun. Nakikita ko sa'yo dito na gusto mo ng stability. Gusto mong maayos. Gusto mong makita na maayos yung pamilya mo. Pero, yun na nga, meron kang mga actions, meron kang mga behavior, na siyang nagiging mitsa or siya yung nakakasira sa diskarte ng pamilya mo. So, if ma-realize mo kung ano yun, siguro hindi pa huli ang lahat para ayusin mo yung natipak or na sira na foundation mo. Depende kung ano yung foundation, it's either work sa workplace. Okay, nasira, nawalan ka ng trabaho, na dahil sa siguro sa behavior mo, dahil siguro sa wala kang pasensya, nagalit sa'yo yung employer mo, or ganun, yung katrabaho mo, parang ganun. So, pamilya ganun din. So, kung ano man itong foundation mo, kasi yung sabi ko, depende kung ano yung foundation natin, money, career, or love life, or family, kailangan mo daw ayusin to as soon as possible. Kasi, end of the day, hindi ka nabubuhay dito sa mundo na ikaw lamang. Okay? Kailangan mo ng pamilya, kailangan mo ng mga taong pwedeng makatulong. Bilog ang mundo eh. Kasi, like for example, sa ngayon, kung ang mindset mo, sinasabi mo na, hindi ko sila kailangan. Okay? Lalo na kung medyo may edad ka na, and ikaw yung panganay, or ikaw yung parent, or parang ikaw yung may edad. Siyempre yung pride mo, yung magsasabi, hindi ko sila kailangan. Ako yung matanda, ako yung dapat yung suyuin nila. Parang ganun. Sinasabi ng Baraha sa'yo dito na, end of the day, kailangan mo, yung mga taong hindi mo, parang iniisip mong hindi mo kailangan sa ngayon, bilog ang mundo, baka kailangan mo sila bukas. Kaya, wag tayong
magsasalita ng tapos or wag nating i-conclude yung situation kasi wala tayong control dito sa mundo. Minsan, sa sobrang pride natin, nakakagawa tayo ng mga bagay-bagay na ganyan niya. Oh, tingnan mo, oh. Ang dami-dami mong unrealistic na behavior or goals, di ba? Nakikita ko sa'yo dito, etong damo na to, unrealistic to eh, di ba? Ang dami-daming parang, anong tawag dito? Sorry ah, pero parang, ano to eh, matatakot ka sa sariling multo. Parang ganun. Yun yung kasabihan na to eh. Diba? Sa damo na to, matatakot ka sa sariling multo. So, para maging independent ka, free ka, sa kung ano pa man, be true to yourself. Diba? Kung ano yun, kung ano yung totoo, doon tayo. Diba? So yun, Four of Cups, nakikita ko sa'yo dito, naghihintay ka. Pwedeng naghihintay ka ng message, naghihintay ka ng email, naghihintay ka ng chat, ng confirmation, and medyo natatakot ka. Parang ganun. So, ano ba to? Ano bang result yan? Exam? Interview? Visa? Ano ba yung hinihintay mo? Kasi, naghihintay ka eh. Diba? Pagod ka na sa paghihintay, eh natatakot ka na. Takot ka na eh. Parang iniisip mo na, ano kayo yung result? Ano kayo yung nangyari? Parang ganito, ganyan. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may kailangan kang gawing action para mamuhay sa realistic na mundo. Okay? Oh, hindi pa huli ang lahat eh. Diba? Kung makikita mo dito, sinasabi ng Impress card na hindi pa huli ang lahat, Fire sign Leo or Sagittarius. Pwede ka pang makapagsimula. Etong nasira mo na relationship or trabaho, negosyo or kung ano pa man, partnership or collaboration, pwede mo pa siyang maayos. Pwede ka pang makapagsimula. Pwede, parang yung sinasabi kasi ng The Impress is, everyday is an opportunity para sa atin na baguhin kung ano yung dapat baguhin, i-correct yung dapat i-correct, kalimutan ang dapat kalimutan, and makapagsimula. Take care of your body, oh. Sabi ng baraha sa'yo dito, oh. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Mag-iingat ka, kasi yun na nga, huwag nating masyadong ilagay sa ating isip na kaya natin ang lahat eh. Walang taong nabubuhay ditong mag-isa sa mundong ito. Okay? Kung iniisip mo na hindi mo kailangan yung tulong ng ibang tao, nagkakamali ka doon. Okay. Trabaho. Oh, sa trabaho naman, nakikita ko sa'yo dito na pwedeng may mag-o-offer sa'yo ng work sa weekend na to. Pwedeng may mag-o-offer ng part-time job or pwedeng may mag-o-offer sa'yo ng additional income, unexpected income, or kung ano pa man. Nakikita ko sa'yo dito na maraming choices. Mayroon dito na unexpected na work ang posibleng papasok sa buhay mo. Ngayong weekend, siguro may iba sa inyo. Yung nasabi ko, may meron ka ng trabaho, gusto mo pa ng part-time, gusto mo pa ng another part-time, may full-time ka na, kasi nag-iipon ka ng pera. Okay? Kasi nakikita ko sa'yo dito, mayroon kang pinaghahandaan na celebration. It's either wedding anniversaries, it's either birthday celebration, graduation, kasal, engagement, or kano pa man. Nakikita din natin dito na may trabaho na nahang, hindi siya matuloy-tuloy eh. Pwedeng mga ilang taon ka nang naghihintay, and possible siya na dumating na sa'yo sa ngayon. Okay? Sa trabahong ito na posibleng papasukin mo, siguro nangangailangan ka dito ng mga advices. Or may mga tao dito na pwedeng bibigyan kanila ng point of view kung ano yung mga dapat mong gawin. Makinig ka sa sinasabi nila. And be patient. Yun ang sinasabi dito. Thank you guys and see you again. Bye!